times susceptible on that side. Oh, what a level. Bago malasap ang kabiguan sa kamay ng 23 anyos na si Tio Pimo Lopez, kinukonsidera halos lahat ng mga boxing expert at boxing websites na pound for pound base ang two-time Olympic gold medalist at 3-division world champion na si Vasily Hightech Lomachenko o mas kilala rin sa bansag na The Matrix. Maging ang top rank CEO Bob Arum, bago ang laban kay Tio Pimo Lopez ay kinumpara si Lomachenko kay Muhammad Ali sa kanyang prime. Wika nga po ni Bob Arum, mga amigos, Lomachenko is the best fighter technically that I've seen since that early Ali. He is blessed with that one weapon that nobody else in the world has, and that's his trainer, his father. Maging ang ama ni Lomachenko ay sinabi nga po ni Arum na pinakamahusay na trainer sa buong mundo. Anatoly, in my opinion, is the best trainer in the world. The way he trains Vasily, the discipline, and what they do in training is something that, unfortunately, that you don't see in boxing. Ngunit mulat sa pool ng matalo kay Tio Pimo Lopez itong si Vasily Lomachenko at ang kabiguan ni 4 Division World Champion Leo Santa Cruz kay Tank Davis ay tila nagpaalala sa mga eksperto kung gaano katindi si pambansang kamauma ni Pacquiao. Dahil ang boksingerong kanilang sinasabing pound for pound best sa edad na 32 at nasa ikatlong weight class pa lamang ay tila biglang tumanda nga po nang makaharap ang mas bata, mas malaki at mas malakas na si Tio Pimo Lopez. Pagpapatunay lamang na talagang mahirap ang umakyat ng timbang and at the same time pagharian ng bawat timbang tulad ng ginawa ni Manny Pacquiao sa 8th division na kanyang pinuntahan at maging sa edad na 40 nga po ay nagawang talunin ang mas batang kampiyon at nooy walang talo na si Keith one-time Thurman. Kaya nga sa isang panayam kay Thurman, isa daw sa mga pinaka nakakabilib kay Manny Pacquiao ay umakyat ng maraming division at nang marating ni Manny Pacquiao ang kanyang pinakamataas na weight limit, ang junior middleweight, nag-decide lamang si Manny Pacquiao na bumalik ng welterweight division ngunit hindi tumanggap ng anumang bugbog o pinsala. Sa halip ay si Manny Pacquiao pangaan ng bugbog sa junior middleweight division ng kanyang talunin by a unanimous decision itong si Antonio Margarito. Hindi nga daw po tulad ng ibang mga boksingero na noong maabot ang kanilang pinakamataas na timbang ay tumanggap muna ng kabiguan at nagulpi bago bumalik sa kanilang natural weight class. A lot of people really don't have the speed and power to go through that many weight classes. And then a lot of times, once when they do, they're going to find their limit and they're going to get hurt. And then after they get hurt, they're normally going to put themselves back in a more comfortable situation. Pacquiao never did that. Isang halimbawa po niyang tinutukoy ni Thurman ay si Kell Brook, isang undefeated welterweight champion na umakyat ng middleweight division para sagupain si Triple G. At nang magulpi nga po at napagtantong hindi siya uubra sa middleweight division ay kusang bumalik sa kanyang natural weight class na welterweight. At mukhang yan nga din po ang binabalak gawin ngayon ni Vasily Lomachenko ang bumaba muli sa 130 pounds or junior lightweight division dahil wika nga po ng ilan masyado ng malaki para kay Loma ang mga nasa lightweight division. Pero kung tutusin po mga amigos, mas matangkad pa po itong si Lomachenko kay Manny Pacquiao dahil ito po ay nasa 5'7" habang si pambansang kamao naman ay nasa 5'5½ lamang. Magnum Premium TV.